So yun, maaga tayo umalis ngayon, papunta tayo kay Chester C to the fucking LR. Punta natin siya sa C5 Taguig or Makati yata. So panibagong episode ng How to Be You po. So tara, samahan niyo ko. Episode 11 na tagalan bago tayo magkaroon ulit ng bagong episode. Hindi tayo ngayon sa C5. Ayan natin nyo, SM Aura. So, pupunta natin si C fucking LR. Dito tayo ngayon. Tignan nyo. So, tapos napansin ko, nakasabit yung kain pepe ko. Oh. Yan, syempre, kain pepe. Nakasabit. So, dito tayo, pasok tayo sa bahay. So, ito yung humble house ni Idol. Yun, Idol, pwede nung nahininga na. So tol, dito ka pala, dito ka talaga nakatira. Dito ka lumaki. Lumaki ako lang. Hindi ko, galing talaga yung sinip. Ano nangyayari? Parang merong masamang nangyayari. So, tinapon ako na Evo Street. Ah, so ako. Buti na lang, andito siya. Kaya tigaresky talaga. Matagal ay, yung auntie mo. So, malapit ka rin sa trabaho mo, di ba? Sobrang labo ko rin. Sasakay ko lang. So, ngayon, pag mga SS, ba next year, man, may kondo ka na sa BGC. Pre. Ayaw ko nga isipin ng gano'n kasi. Oo. Wala pa naman talaga dito akong narating. Pero, papunta tayo rin. Oo, siyempre, papunta tayo doon. Lahat naman yun ang gusto. Yeah, manapit na tayo sa studio ng pinag-i-studioan namin parati. Dito kasi tayo eh. Ito na eh. Ito na talaga siya mismo. Oo, magpa-park na lang tayo. Tayo mag-park. Dito kaya address tayo rito. Saan tayo? Dito tayo sa isa studio. Studio ng pinag-studio namin parati ng mga banda pa kami. Ah, paano ba ng banda nyo? Sanda? Dami yung naging banda. May Year of the Summer, may Italisea, si Pat.
ano? Seller or tsaka paano mo sa nakuha yung pangalan CLR from Chester? Napakaano nga nung name na yun kasi ang CLR, ang pinakaunang meaning nun, Cebu's lyrical rapper. Kasi bilang rapper, alam mo yung represent mo yung hood mo. Since nandito ka sa Maynila, kailangan attach ka pa rin sa hood mo dun sa Cebu. So, kailangan kong malaman ng mga tao na kung tagasan ako. Huwag ka ganun, representing this CLR. So, ang nangyari dun, lately ko lang nalaman yung mga initials, mga first name ko, middle name ko, tsaka yung last name ko, CLR. So, yung first name, yun, syempre, pangalan ko Chester. Yung L, last name ni Airmats yun. Tapos yung Romo, last name ni Airpods. So, ayun, napaka... Sakto. Yun na lang. Nagtugma. Manapasin ko yung Chester Ladera ba? Lalinjaman. Sakto, di ba? Sobrang suwak kasi, ayun nga, pinakaunang meaning nung CLR, Cebu's lyrical rapper. Ito naman, bilang pagkatao ko, parang as a whole na to, hindi na siya Cebu bilang rapper, hindi, as an artist na talaga. Taga Cebu ka pala pinanganak? Cebu talaga ako. Tapos, sabi mo nga, dahil pangyayari, napunta ka dito. Mismo. Sa Pembo. Pembo so, represent. Ano naman yung first encounter mo sa Pembo? Paano ka dinala yung from Cebu, na CLR from Cebu, paano mo inadapt dito, dinala mo naman sa Pembo? So, Makati, paano? Sabi mo, banda. So, Sa Cebu kasi parang ano pa lang yun eh, parang hobby lang na kumanta. Ganun. Dito, nung napadpad ako sa Pembo, dito na nag-switch na parang kailangan kong pursue to kasi meron pala akong gantong nakayahan. So, anong nangyari? Tayo kami banda, high school days. Came from the humble beginning talaga na di naman talaga umangat ka ng ganun kaagad eh. Hindi eh, kasi kailangan mong magsumikap talaga eh. So, yun nga, banda, high school, year without summer. Yun ang pangalan, year without summer. Kasi nga, yung school namin, sabi, dineclare na walang summer dito sa school na to. So, tus naman, tanginan naman na ito. Walang summer break sa high school. Oh, tanginan, di pwede yun. So, ayun, kinuha namin inspiration yung pangalan na yun sa school namin na walang summer break. So, fuck that school, by the way. Anong kanta yung significant dun sa bandang yun na natatandaan mo? Sobrang tagal na nun, pero ang magandang kanta doon yung ano eh, insignificant. Yung significant na matatanda mo pag sinabi yung first banda mo na yun, naalala mo lagi. Nagbibigay sa'yo ng memories. Marami sobra. Tapos, high school days lang talaga eh. Siguro, kulitan ng magtutropa bilang sila, ano na sila ngayon eh. Mga father figure na sila, mga ano na sila. Nag-quit na? Hindi naman nag-quit. Parang, musikero pa rin sila hanggang ngayon. Pero, parang, stop muna sila. So, parang, ako, pinurso ko talaga. Parang, hindi ako tumigil sa ginagawa ko. Nakailang banda ka ba? Ilan na yung banda mo actually na nasalian? Sobrang dami. Or naging member ka? Sobrang dami. Mga apat. Hindi ko na maaalala yung mga pangalan. Pero yung memorable sa akin talaga, yung Year Without Summer. Kasi yun yung humubog sa akin ng paghawak ng gitara, paghawak ng mic, paano mag-posture, gesture dyan sa harapan ng mga tao. From now, siguro may pamilya na, siguro yun, kasal na, siguro musikero pa rin. Hindi ko talaga iwawala sa pagiging pagkatao ko yun. Kasi yun yung nakikita kong mag-aahon sa akin, alam mo yun. Ako, wala na akong trabaho man, wala na ako lahat-lahat. Kailangan ko siyang ipursige. So, isa naman akong tinuturing ko yung sarili ko.
as a diamante. Kasi bilang musikero, kailangan mo rin talagang may pride ka. So, pagdating ng panahon, aani ka eh. So, 10 years from now, musikero at may mararating. Siguro, yung big break ko nung lumabas yung kantang Contra Vida. Doon naman din talaga ako nakilala ng mainstream eh. Matagal na ako musikero. Matagal na ako nagsusulat. Matagal na ako lahat-lahat. Saving Grace si ano, si parang si Price Tag. Kasi siya talaga umatak sa akin sa underground. Ayun, narinig ng, simula nun, nung marinig nila yung Contra Vida, hinalukay na nila yung mga dati kong songs. At yung mga dati kong songs, matagal nang tinuturing kong diamante, na pakinggan nila na, ay solid pala to si CLR, kailangan ko supportahan ito, mga tulad na ganito. So, sobrang laking tulong ng Contra Vida. At sa, yun, mismong wish, yun talaga din nagtulak sa amin na iangat yung hip-hop din sa eksena. Kasi, biruin mo tol, Contra Vida, pamagat, tas magba-viral lang gano'n. Napaka-imposible. Bilang hip-hop ka, ang alam lang na kasi ng Pinoy, pag hip-hop, love song, love song, love song. Nakakasawa eh. Pero nung nilatag namin yung Contra Vida, kakaiba. Baga, hindi siya yung normal na hip-hop sa Pilipinas. At talagang niyakap ng mga tao. Ramdam ko ang payapa na umaga magmula noong ating gabi. Alas tisana nagising sa kama. Simula na sumundi. Panatag, panayag, kalmado ang araw. Napusin hanggang ang sige'y umaapaw. Palibri pa, palibri pa. Palibri ka, lipad na palibri pa. Umaga, magmula noong ating gabi. Lasto sa'yo na nagisa sa kama. Simula na sumundi. Panayag, kalmado ang araw. Pusin hanggang ang siya umaapaw. Balibri pa, balibri pa. Balibri ka, lipat na balibri pa. Ngayon ako'y para na sa ere. Malutang-lutang, kausap ka bang sarili. Tinatanong lang kung bakit ito na ang utakong puno ng ka. Alaman na sa iba, di mawari. Ngayon ako'y para na sa ere. Malutang-lutang, kausap ka bang sarili. Natanong lang bakit ising na ang tatakot ng ka. Alam mo na sa iba ay di mawari. Halina, pasok ka, lakbayin na mahiwa. Ganugar sa utak ko, prudong puno na mahiga. Ibutin mo to ang kasama. Akita ka ng diamante na sinakin ng elepante. Pag nadurog na, umunod ka ng isa. Yung pwede mo mabasa. Tapos paglabas may mabahagi mo to sa iba. Dahil para sa akin ikaw ay naiiba. Kabara sa ibang mga light persona. Iba, iba, iba. Ibang klase, diba? Mistansya ko na sa iba. Hindi ko makuhalin sa mga bebe. Kala mo tunay na bago-bago ang mga tono. Pero nakakapag gitara. Kasi mo na malaman kung naka-standard pa. Pero mapalag ka. Kapa mo yun. Ginawang tapon. Payapa na umaga. Magmula noong ating gabi. Alas dosena nagising sa kama. Simula na sumundi. Panatag, panayad, kalmado ang araw. Pusin hanggang ang siya'y umaapaw. Palibri pa, palibri pa. Palibri ka, lipad na palibri pa. Sa umaga, magmula noong ating gabi. Alas dosena nagising sa kama. Simula na sumundi. Panatag, panayag, kalmado ang araw. Pusin hanggang ang siya'y umaapaw. Palibri pa, palibri pa. Palibri ka, lipad.
mundo mo libre pa. Boss Toy Production. Pinakamalaking dagok sa buhay ko. Sobrang dami eh. Bilang musikero, bilang ang word na yun, napaka-cliche, pero kailangan mong i-apply sa kung ano mang bagay. Siyempre, pag bad trip ka, kailangan mong isipin na pwede ba akong mag-bad trip, maging bad trip araw-araw na lang? Pwede ba akong mag-hate araw-araw na lang? Siyempre, aluan mo. Kailangan balance pa rin parati talaga. So, kailangan mong magbigay ng pagmamahal. Kahit sino pa yan, kailangan mong maging consistent sa mga ginagawa mo pagdating sa pagsusulat. Siyempre, ba't ka nagsusulat? Inspired ka kasi may binibigay ka ng binibigyan mo siya ng halaga. So, pag-ibig na yun, yun yung magmamotivate siya na sumulat ng gantong kanta. Kahit ano pang tema, makakasulat ka. Kahit hate pa yung ano dun eh, yung sulat mo na yun eh. Pero, mahal mo yung ginagawa mo. Mahal mo yung, kahit isang aspeto, pag-ibig lang talaga yan. Wala nang iba. Ano na? Ba't nandiyan pa rin kayo? Magre-rehearse na kami. Sige na, tanggalin mo. Bye-bye! So yun, natunghayan nyo na naman ang panibagong episode ng How to View po. Siyempre by Boss Toyo. So abangan nyo ang susunod na episode natin. Marami pa sila. So please like on my Facebook page, Jason Hoxon Lusadas. My YouTube channel, Boss Toyo Production, and my FB page, Watch Short Toyo. So yun, Boss Toyo Production, How to Be po, signing out.